ang pakikipagsapalaran ni Kian at Elkana. Ikalawang kabanata, ang unang kapangyarihan. Kwento ni Tita Time, paglalarawan gamit ang Canva. Mula sa bundok Arayat, sinimula ni Kian at Elkana ang kanilang paglalakbay sa panibagong lupain ng buong tapang. Sa tulong ng mahiwagang libro, ay itinuro nito ang lugar na kanilang tatahakin patungo sa kinaroroonan ng Master Kian. Sila ay humingi ng patnubay at proteksyon kay Bathala sa kanilang paglalakbay araw at gabi. Sobrang nangulila ang magkapatid sa kanilang pamilya. Inalium ni Kian si Elkana at sinabi sa kanya na kailangan niyang maging matatag. Sinabi ni Kian na marami pa silang kailangan pagdaanan bago nila makapiling ang kanilang pamilya. Kaya't kinakailangan na matagpuan nila si Master Kiro upang magabayan sila sa pag-unawa sa aklat at sa kanilang kapangyarihan at matunton ang kinaroroonan ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga, nakaramdam si Elkana na tila may nagmamasid sa kanila mula nang sila'y makapasok sa kagubatan ng Bulacan. Pinag-aralang muli ng magkapatid ang libro upang sila ay gabayan at protektahan. Pagkatapos ng kanilang panalangin, ay lumipat ang pahina ng libro kung saan may tekstong nakasulat, "Pag maayo kang bisang kinsa." Hindi nila maintindihan ang nakasulat. Umaasa sila na mabibigyan sila ng karunungan ng libro upang ito'y maintindihan. Habang sila ay mahimbing na natutulog, isang nilalang ang nagmamasid sa di kalayuan. Tama ang hinala ni Elkana. Hinabangan ng halimaw na makatulog si Kian ng mahimbing. At nang ito ay nakatulog, tahimik na isinilid nito si Elkana sa isang sako at dali-dali itong lumisan. Silid sa loob ng sako si Elkana na natutulog. Nagising si Elkana sa loob ng isang sako. Humihingi ito ng tulong habang pinipilit na makatakas. Sa kanyang pagod sa pag-iyak at pagpiglas, si Elkana ay nagdasal. "Bathala, ako'y inyong proteksyonan. Gabayan ng aking kapatid upang ako ay matuntunan." Buti na lang, kanyang naalala ang nakasulat sa libro. "Panilipot, pag-aga!" sigaw niya. Biglang nagdiwanag ang kanyang mga kamay. Mga kumikilang na paru-paro ang lumitaw sa loob at labas ng sako. Ang mga paru-paro ay lumipad patungo kung nasaan ang kapatid na si Kian. Nagliliwanag ang kapaligiran kung saan dumaraan ang mga mahiwagang paru-paro. Ang mga paru-paro ay dumapo kay Kian na tila ginigising ng mga ito. Napansin niya na nawawala sa tabi niya si Elkana. Kumabog ang kanyang dibdib at naiyak. Agad siyang nagdasal at humingi ng karunungan kay Bathala. "Bathala, hindi ko po alam ang aking gagawin. Tulungan niyo po akong matunton ang aking kapatid. Bigyan niyo po ako ng karunungan para sa aking susunod na hakbang." Binigkas niya ang salita mula sa libro. "Kaalang!" Nagtaka si Kian na kanyang narinig na nagsasalita ang mga paru-paro. "Kami ay inyong sundan upang ang inyong kapatid ay matagpuan." Siya ay nabigyan ng kapangyarihang maunawaan ang mga paru-paro. Kanya rin na pagtanto ang kahulugan ng teksto na ipinihag ng libro. "Pag maayo kang bisan kinsa." Mabilis na lumisan si Kian upang mahanap agad ang kapatid. Tumigil ang yapak ng halimaw at binaba ang sakong dala nito. Mula sa loob ng sako, maririnig na tila galit ang halimaw. Nabuksan ni Elkana ang sako, ngunit takot siyang tumakas. Nakita niya ang nakakatakot na halimaw. Napansin ni Elkana na sobrang liwanag ng puno dahil sa libo-libong paru-paro bumalot dito. Natigilan siya nang nakita niya ang halimaw at unti-unti itong malapit sa kanya. Pinalibutan ng mga paru-paro ang halimaw. Lalo itong nagalit. Sumigaw ng malakas at pilit na itinataboy ang mga mahiwagang insekto. Inilayo ng mga paru-paro ang halimaw kay Elkana.
Dahil ito ang kanyang unang engkwentro sa kakaibang nilalang, si Elkanah ay natigatig ng matindi at di ito makagalaw sa takot. Sa kalayuan, narinig ni Kian ang sigaw ng halimbawa. Iialintana ang takot at pagod, tumakbo siya ng mabilis sa kinaroroonan ng sigaw. Bago pa man sumugot si Kian, sumigaw siya ng kaalam. Mula sa kanyang dibdib, isang ilaw ang lumabas patungo sa halimaw. Mahinahon na kinausap ni Kian ang halimaw. Ito ang ibig ipahiwatig ng aklat. Kaibigan, maaari niyo po bang pakawalan ng aking kapatid? Wala kaming intensyon na ikaw ay saktan. Kami ay daraan lamang sa inyong kagubatan, ani ni Kian. Nagpaliwanag ang halimaw na wala siyang balak saktan si Elkanah. Nais niya lang makipagkaibigan dahil napansin niya na malungkot ang bata. Humingi ng paumanhin ang halimaw. Nagsisi siya na hindi niya naisaalang-alang ang maaaring maramdaman ni Kian at Elkanah sa kanyang ginawa. Napagtanto niya na hindi tama ang pagkuha kay Elkanah. Lumuhod ang halimaw kay Kian at humingi ng tawad. Pinatawad siya ni Kian dahil nakita niya na malinis ang puso ng halimaw. Nakikusap ang nilalang kung maaari sila maging magkaibigan. Pinuntahan nila si Elkanah na may takot pa sa halimaw. Pinaliwanag ni Kian sa kapatid na hindi ito nananakit at nais lamang na magkaroon ng bagong kaibigan sa kanyang sariling pamamaraan. Humingi ng paumanhin ang halimaw kay Elkanah at inalayan sila ng masasarap na putas mula sa kagubatan. Ipinaliwanag ni Kian ang lahat ng sinasabi ng halimaw. Mula noon ay hindi na natakot si Elkanah sa nilalang. Ito ang ibig sabihin na nakasulat sa libro, ang maging mabuti kanino man. Oo nga, sabi ni Kian, ang kabutihan ay para sa lahat. Ano man ang ating anyo o wika na ating ginagamit. Kailangan lang ay kilalanin natin ang isa't isa, matutong makinig sa paliwanag at maging maunawain sa kapwa. Ninanggit ng magkapatid na sila ay papunta sa buron ng pagray. Doon nakatira ang hinahanap nilang si Master Kiro. Kilala pala ng halimaw si Master Kiro. Isa siyang kaibigan, ani ng halimaw. Ako na mismo ang maghahatid sa inyo sa buron ng pagray. Ako nga pala si Binnie. Ang kabutihan na kanilang ipinakita sa halimaw ay nasuklian ng kabutihan mula sa nilalang na sa una ay kanilang kinatatakutan. Alamin ang tungkol sa pinagmulan ni Master Kiro sa susunod na kabanata.